Hindi kasama sa plano ng isang dating empleyado sa bangko ang naging takbo ng kanyang buhay. Simula nang mag-rescue siya ng isang aso noong 2018. Stable ang trabaho ni Jojo Lastimado sa isang bangko sa Rizal bilang isang financial analyst. Aniya, noon pa man daw ay dog lover na siya at sa tuwing siya'y sumusweldo, nakasanayan na niyang mag-donate sa mga organisasyon na tumutulong sa mga stray dogs. At noong 2018, sumaklolo siya ng isang aso mula sa kanilang area. At di nagtagal, ang nagsimula sa isa, umabot na sa daan-daan. Pero hindi biro ang pinagdaanan ni Jojo. Marami kasing nagreklamong kapitbahay sa amoy at sa ingay ng mga asong ito. Dito niya napagdesisyonan na tuluyang iwanan ang trabaho sa bangko para matutukan ang pag-aalaga sa higit sa 600 na rescue dogs. Tinayo niya ang God Sanctuary for Stray Animals sa Laguna. Karamihan sa mga aso dito, tinubos niya pa sa mga dog pound dahil hindi na raw napapakain ng maayos at papatayin lang din daw. Dala na rin na ang mga institusyong ito ay overcrowded na. Umabot na sa higit na 600 rescue dogs ang inaalagaan nila sa shelter. At dahil walang buwan ng sweldo, dumidiskarte si Jojo matustusan lang ang mga pangangailangan nito. Naantig naman ang puso ng mga netizen sa dedikasyon ni Jojo. Laking pasasalamat niya sa mga individual na nagdo-donate at ilang mga content creators na bumibisita sa shelter, kagaya ni Lane Bernardo, na tumulong pa sa pagkalap ng donasyon para sa mga stray dogs. Sa ngayon, nangangalap ang shelter ng pondo para sa planong ipakapon ang mga aso, para hindi na ito dumami pa at para na rin sa kanilang kalusugan. Para sa MBC TV Network News, ito si Rose Babiera, sama-sama tayo, Pilipino.